Ayan. Bale, halos na tatakpan itong manuka na yan eh. Ah, sa kabila po, noon. Yan po bali yung pinapalinis ko ngayon. Mm-hmm. Para tatanim nga ng kalamansi. Ay, maganda naman pala eh. Kaya yan, sliding. Ano ba ako gaya doon sa manuka na yun? Okay lang siya. Ah, bali, may pababang pa rin. Pababa. Ang gagawin po ninyo, parang yung pahalang po magiging tudleng. Pag tutubigan ninyo, maharap agad yung tubig. Hindi bali, siya pabulusok. Kung sakaling ano, sir, mga ilang distance. Distance yan. Ang distance po niya is regular. Kung baluwang na may lupa ninyo, 3x3. 3x3. Opo. O kaya, kaya pababa siya, ganun. Oh, pwede pong pababa siya. Ah. Pag halimbawa naman at ang gusto naman niyo, pwede rin pong 3x4. Ah. 4 po yung pagitan. 3 naman po yung distance po ng kalamansi. Pagka maluwang po yung lupa. Isang hektarya, sir, mga ilan ano yun? Kung sakaling 4x4. Sa 3x4, pag 4x4, nasa 800 na puno yun. Papasok siya. Ay, ang bot. Yung 1 hectares. Hmm. Ngayon, pag halimbawa naman siya sa 3x3, isang hektarya, pasok naman yun yung 1,000 na pula. Bale, itong kung sakaling hektare, hektare. Isang hektarya yan, sa 4x4, pwede yan. Papasok yan. 4x4. No. Sa po kayo nang gagarpi buko nyo? Baler. Asa baler? Tatlo. Ah, oh, tama ba yun? Oo, malilit na yung mga buko. Bicol, hindi nakakarating yung bukong dito sa Quezon province. Pag sa baler, masyadong malayo rin. Pero may nakakarating na taga baler dito, nang bukuan ng buko. Oo. Titinda. Layo rin ang biyahe rin nun. Maliliit na nga, parang Quezon yan. Quezon ano, yung ganyang klase. Baler, malalaki yan. Malalaki sa baler eh. Pero pagka naedad na rin eh. Lumiliit na. So malamig muna tayo mga katribya. Mainit kasi yung panahon eh. Kaya magkano? 45. 15-16. Thank you.
Bago na po tayo mga katribya dito sa kabayanan po ng Antipolo. Tikman po natin yung mga luto dito sa Antipolo. Medyo mainit po ang oras po natin ay alas 2 ng hapo kay Hitan. Kaya tanong-tanong na po tayo kay Sir Jason doon sa iyong barangay. Hindi mga kami tayo sa malapit sa palengke. Nabutan po kami ngayon ng buko. Sandali naman po yung pagkain. Sisig. Sisig na lang po yung sa akin. Ito po yung ating ulam. Pakinan po mga sito po yung ulam dito. Sa barangay yung pilar pala ito ay dilakas. Trapit lang mga sito. Madaling araw tayo rito, sandali lang. Manusakyan lang. Saan siya tayo magtatanong? Isa, kala. Sorry, kaliwa. Kaliwa. Tanong mo natin. Pasulugan. Pasulugan, elementary school. Sobit po tayo at matindi pala yung akyate. Para lumamig yung makina. Nataloktok na tayo ng bundo. Taas. Taas po pala rito. Tare ko pala Sir Jason po yung inyo barangay. Ah, medyo lang konti ta. Pero makahihisin niyo kami tubig. Ay, tingnan mo kuya kung may makukuha mo kahit wala rin tubig. Ay, kataas po pala rito, katribyo. Nakara para siyang yung mountain province. Ang ganda sana rito kasi nga lang kay grabe pala ang taas. Ayan o. Kaya po mga katribya po yung natarik rin pala ito na bundok ng Antipolo. Kala Sir Jason. Nag-develop na rin sa Kawalan Farming.
dito na po tayo mga katribyo po sa kasunugan. Ang diretso po doon. Sa inyo, tate? Sa inyo? Pamagahanap po ninyo. Ay, tayo lang sa inyo. Ayaw, kayo tayo po. Thank you po. Wala po kasing signal po dito kaya hirap po nung communication. Ngayon, eto, buti ito na instruction natin na hintayin tayo. Natulog daw aso. Dito kaya po ni Sir Jason. Dito kaya? Itanong natin dito. Kumusta na po kayo? Eh, okay naman, sir. Okay naman. Dito. Dito. Ayan, atas na lang po natin. Nakano sa mga ko eh. Ah, ito po yung kondi nyo. At work po ko na. Ayan. Ito yung business po rin ni Sir Jason. Nakakita ko nga eh. Yung dark po ko nat eh. Ayan po pala ko din nyo. Ay, kadami rin pong bunga, no? Oo, oh, nasira. At pagkawa kayo ng maraming ko at tuloy. Akiyatin po pala sa kuwan po dyan, ano? Akiyatin. Oo, kailala ka mo. Medyo malakas-lakas po yung truck. Kaya dito na po tayo mga katribya po sa sir, sa kapatid po na Sir Jason. Shoutout po sa inyo, sa ating po mga kaibigan. At salamat po at nakarating po kami ng maluwalhati. At adventure po yung nangyari po sa amin. Dalawang linggo na kami dito sa Sunday. No Sunday. Sabi-sabi na noon nagpo po kayo, nag-post kayo sa Facebook. Nakabiyahe na kayo noon. Oh, ganun po pala no. Dito, nakakonek lang yung wifi. Wala kayo, Waze? Hindi, di maabot po ng Waze eh. Hindi, kahit naman walang signal yun. Basta pumbukin nyo lang yung mismong pinaka-o. Ayun po, pinakakuha niya, makukuha na siya. Oo, kahit walang signal. Hindi na lang, doon sa may huling pao. Doon sa ehan. Buti po pala, bumawas kayo. O di, baka umatras kami. Kasi isip, kala namin medyo... Oo, 1-2 talaga order niya. Buti ka ko nagpa-atras. Eh kung hindi, atras pa kami. Hindi pala kakayanin, akyat eh. Ah, eh buti yung nao. Papunta Laguna. Buti wala pasakay kasi yung pasayero pinabibig atin pa lang doon sa baba. Ah, ganun ba? Wala ng preno, yung may pinakadyo dyan. Kailan po nangyari? Ano? Kanina lang umaga. Ah, kanina umaga? Eh buti pala natanghali, baka nakasalubong namin. Yung magiging kailante, tutulong pa. Ako, aksident. Buti hindi po nalaglag. Muntik na malaglag. May punong maliit na doon bumangkay. Doon lang po sa malalak. Oo po. Ayan, shoutout po natin si ate. Ayan, shoutout po doon sa kanyang... Saan lugar po ninyo? Saan? Sa US. Opo. Si kuya sa US po ba siya nagkukuhan? Ay, si kuya Jason. Ah, si Jason. Ano po to ito? San Isero po. San Isero, Antipolo. Si Jason. Ito na po ba? Ay! Talagang doon pa lang eh. Yan, si Sir Jason mga katribya po ay siya po nagpa-vlog din po siya nung nandun po si ibang bansa. Eh, nagbakasyon lang po ba siya ngayon dito ma'am? Sir Jason? Kapatid niya po yan eh. Ah, Jason. Ay, kahawi kasi niya. Lahat po sila. Ah, magkakamoy. Lahat po sila, mga kalbo. Oh, galing na pala. Eh, sabi pati rin po siya nagpa-vlog din. Hindi naman. Then, ngayon lang nag-start. Ngayon lang siya nag-start. Our farm journey. Ah, oh, maganda nga po yan kasi... Meron na kayong kuan eh, yung dwarf po ako nat eh. Oh, ito pala. Puro dwarf po ba ito? Opo. Ano yan? Aromatic at saka yun, takunan. Ah, takunan. Ito takunan. Ito ako yan, takunan.
Ito ang takunan po yung malaki. Ito aromatic. Aromatic variety. Ay, kagaling pala nakuha niya, no? Ilang kuwan to? Ilang taon bago po siya magbunga? Bali mga 3 to 4 years. 3 to 4 years, ha? Gano'n na po ang size niya? Sa alaga mo nun. Sa alaga, pagka maganda po alaga niya. So, pwede na rin. Ito, bagong kasi dito yung... lang rin sa akin to. Siguro wala pang 1 month to. Ah, ito, yung tumubo niya. Ito, bali galing pang Davao niya. Ay, Davao kala yun, ano? Paano yun? Inilulunsad po si Ikino kasi idinadao. Pasay. Kapasay. Tapos pinipick up na lang po ninyo. Oo. Oh, oh. Eh, dito yung ano namin, kumbaga sa Patag. Oh, yung farm sa Patag. Pero doon ba talaga kami, sir? Opo, yun to tatanim. Ay, sige, dyan na lang. Ako na lang mag-tatanim dito. Saan po ba itatanim? Saan natin? Ha? Malayo. Ah, hindi. Lalakarin natin. Ah, hindi, okay lang po. Dito lang muna tayo. Wala malayo. Eh. 30 minutes. Nakita ko nga po medyo hinihingil daw po kayo loko dahil sa video niyo eh. Doon sir, doon banda yung sa likod po na 'yan. Bale, halos na tatakpan nitong manuka na 'yan eh. Ah, sa kabila po noon. Ayun. Doon po bali yung pinapalinis ko ngayon. Mm-hmm. Para tatanim mga ng kalamansi. Eh, maganda naman pala eh. Kaya na-sliding. Ano ba ako gaido sa manuka na yun? Okay lang siya. Oh, bali may pababang pa rin. Pababa. Ang gagawin po ninyo, parang yung pahalang po magiging tudleng. Pag tutubigan ninyo, maharap agad yung tubig. Hindi siya pabulusok. Kung sakaling ano sir, mga ilang... Distance. Distance yan. Ang distance po niya is regular. Kung maluwang na may lupa ninyo, 3x3. 3x3. Opo. O kaya pwede pong pababa siya. Ah. Pag halimbawa naman at ang gusto naman niyo, pwede rin pong 3x4. 4 po yung pagitan. 3 naman po yung distance po ng kalamansi. Pagka maluwang po yung lupa. Isang hektarya, sir. Mga ilan ano yun? Kung sakaling 4x4. Sa 3x4, pag 4x4, nasa 800 na puno yun. Papasok siya. Ay, ang bot. Yung 1 hectare. Ngayon, pag halimbawa naman siya sa 3x3, isang hektarya, pasok naman yun yung 1,000 na pula. Bale, itong kung sakaling hectare, isang hektarya yan, sa 4x4, pwede yan. Papasok 4x4. Yan. Oo, papasok siya. Di naman din ako mag-interpret dahil... Opo. Ay, pwede. Maganda na ngayon. Total naman, yan naman po ang kwa ninyo. Mas maganda na ngayon. Grafted ba yan, sir? Grafted po yan. Hindi po tayo nagkukuha ng seedling ng kalamansi. Ang seedling kasi ng kalamansi, iyan ay 8 years bago po siya magbunga. Opo. Eh iyan, may mga bulaklak na yan, tsaka may mga maliliit na bunga. Tapos, turo ko po sa inyo pagtatanim. Ito sir, nag-ano na ako ng... sample. Ito, sige po. Nag-auger na ako eh. May auger, ano... Malaki pa po butas niya na yan. Opo. Pero... Kaya sample lang naman. Laliman mo lang yan. Pero kung sakali sir, okay rin na yung malaki para yung ugat niya mabilis kumalo. Ah, hindi naman. Ok. Kasi medyo matrabaho po pag kalalakihan ninyo. Hindi, may auger naman sir. May auger naman siya. Yan na po yung size po ng auger niyo. Opo, 300. Ay po, pwede lang po. Pwede siya. Kala ko naman eh. Pakuha po ng sample. Pero maliit yan sir sa nyug. Dito, pwede po sa nyug yan. Sa nyug kasi... Ang mukha lang, square po siya. Hindi, at medyo alamin mo dahil sabi mo ikaw magtatanim. Alam ko na yan, nagtanim kami yan eh. Maroon na po kayo. Kasama sila ko sa reforestation. Yun, madali. Alam nyo po itong kuna ito, totoo yung liha na yan. Hindi na po, pupunitin lang po ninyo yan. Pupunitin ko na po siya. Ang gusto natin, testing na po natin dito. Dito na, wala nang ano. Tanggal na po siya. Tatagbo na po natin ngayon po ng lupa. Tawa ng lupa niya, i-press po natin para po magkalapat po yung ugat po niya tsaka wala siyang uwang. Pwede yung tapak o ididinan po natin. Pero hanggang ano po yung lupa niya? Ang kon nito hanggang dito kasi lang. Huwag nyo tatakpan yung dugtungan. Kasi ito kasi pinaka-oxidin niya na para makahinga po yung kanya kalamansi. Mabubonsay yan pag hanggang dito yung inyong tinabunan. Kaya dito lang talaga tapon niya. Ganyan yung kon na kalamansi. Tapos, pag naitanim na po ninyo, wag po ninyo itatanim po siya ng tuyo ang lupa. Kailangan, basa po yung lupa. Opo, kasi pagka ang kalamansi, tinanim po natin siya ng tuyo ang lupa, medyo masasaktan niya dahil sa terikang araw, wala siyang tubig na, tapos kalilipat lang po ninyo, mapapaso yung ugat. Kaya ang kwan natin, ba, nahukayan nyo po yan. Wala kayong tubig. Punuin nyo po ng tubig. Pag puno nyo ng tubig, kinabukasan, tsaka nyo po itanim. Okay. Tapos, yung pantabong po ninyo, dapat basa rin.
Apo, kaya, kuya, abangan na lang po ninyo yung ulan. Ngayon naman po, okay lang naman pagkaganyan pong basa naman ang lupa. Basta tansyahin ninyo na yung lupa po ay basa pa, pwede pong magtanim. Bakit? Doon naman opo, pagkalimbawa, oho, pagkaputo yung lupa, okay magtatanim. Bali ilang, ano to, ilan yung lalim niyan, kumare? Ganito lang, kung ano lang po yung sukat ng lupa na yan, yan, ganyan, pwede na siya. Oho, basta huwag lang kayo lulubog dito. Yung sasagad dito sa pinakadugtungan. Ngayon may tutubo po dyan na ganito, pakikita ko po sa inyo. Yung kalamunding. Kalamunding? Oo, kalamanda rin ang tawag nila dyan. May mga original rootstock na may mga tinik. Hindi, ang ito itong kalamansi kasi likas po talaga may tinik eh. Yung pong mga mahahaba na malalaki dahon. Ito dugtong na yan. Dito karaniwan tumutubo yan. Yun po ang aalisin po ninyo. Ah, ito kalamansi na yan. Ayan, may bunga. Ayan, makikita ninyo ang kalamansi, may bunga. Yung kalamanda rin, hindi po siya mamumunga 8 years siya bago nyo makita ng bunga. Bas bukol-bukol pa na medyo malalaki yun, parang kiat-kiat na masin. Magano, putulin na namin yun. Puputulin nyo po yun. Ito, ganyan ito. Halimbawa ito, yan o. Yeah, ito, ito. At dugtong pa ito. Basta't makita nyo yung makapal, yung malapad po yung dahon, tapos mahaba po yung tinik. Wala tayo makita rito eh. Visible po yun pagkahabang tinatanim nyo. Ito, dahing bunga na oh. Hayaan nyo lang po ito. Pusa naman po yung malalaglag pagka po siya lalaki. Yung pong kaya pong dalim po ng puno. Kaya pong dalim pero po ng kalamansi. Pwede na rin papitasin yan. Ito po. Pag malaki na po siya, kita sinyo po pwede na. Huwag nyo lang po siya palalausin. Yung may hinog para hindi po mapersa po yung kanyang puno. Yung po kasing bunga nito na maaga, yan po kasi ang nagpe-prevent para siya hindi po tumayog. Ang kalamansi, pagka po hindi pinagbunga na maaga, matayog po siya na payat. O, pumataas. Maaga po kayo maghahagdan. Pero pagkayaan, mga isang taon, pinabunga na po ninyo, pwede na po kasi ang kalamansi gaya nito. Pwede na po pamungahin niya na isang taon. Maganda alaga. Pwede na nyo makukuha na kayo ng... Yung mga fertilizer pang, naman yan, sir, anong ano, 14 lang, ganon? Ang kadalasan po rito, yung mga puti lang. Yung pong triplicator, kasi ginagamit lang po yan, kapag ka po pabungahan. Pabungahan. Halimbawa, meron na siyang bunga rito. Yeah, ganyan na yung pong size niyan. Nilalagyan lang po namin ng complete jam, pampakapit, tapos pampalaki. Pero pagka magpapabulaklak at magpapabunga, yung mga puti, gaya halimbawa ng 2100, tapos yung 2500, na mga nabibili, o ammonium, o ano po man. Yun po, mga gamit lang po natin dyan. Tapos pag natayin po ito, every 15 days. Twice a month, lalagyan po ninyo ng konti lang na abono, sindami lang po ng bechin. Sa umpisa, ngayon, pagkatapos po ng 4 months, monthly na po ilalagay ninyo ng abono. Habang nagkakaedad po siya, padagdag po ng padagdag po yung abonong nilalagay ninyo. Opo, yung dami. Kumbaga, para kayo dyan nagpapakain ng baby. Sa umpisa, gatas po na unti-unti. Hanggang yan ay maging solid food, hanggang sa... Ganyan po yung kuha ng kalamansi, technique. Pero kung sakaling ano, sir, okay rin po ba yung ano, chicken manure? Pwede, pwede po. Alibaba, ngayon po magtatagulan. Basta't po yung chicken manure po, yung organic na siya, huwag po yung basa. Kasi pagka po yung kasi yung basa, mainit po kasi yung sa kalamansi. Saka takaw pong insekto. Pero pagka yun ay dry na siya, tsaka po yung talagang bulok na, po pwede na po ninyong organic. Mga dito sir, may experience lang. Mas maganda rin po yun. Pagka halimbawa, bago kayo magtanim, iksabog nyo na yung chicken manure. Tsaka nyo ngayon. Opo, cultivate siya. Ayun, pwede po siya. Huwag po ninyo sasabayan po ng abono na puti. Kasi meron kasi natawag po nila na pasalubong. Mamamatay yung kalamansi nyo. Lalo pagka hindi nyo alam ang pumamaraan. Kailangan mga ano muna. Yung parang yung hugat niya nakaano siya. Oho, pwede yun. Kaya okay lang po yun. Basta't organic, pwede pong karabaw manure, chicken manure, ang ipasalubong ninyo sa ilalim. The best yan, walang problema. Basta't yung organic. Huwag lang po yung basa. Kasi yung basa, kahit po yung atain ng kalabaw, mainit din po yan. Kailangan talaga yung
kuha na siya, organic na. Swerte po ninyo, dami na po kayong aandihin niya, no? Meron nga rin siya. Oo, mga bunga na. Ano po, no? 1,300 na tinanim na kalamansi. Na kalamansi. Gano'n na po siya kalalaki? Medyo malaki na rin siya. Mga ilang buwan na po niya na itanim? Ang sabi nung caretaker din, mga 1 month, magwa one month. Oo, eh pagka hindi po alam ang para ng pag-alaga, no, mauunahan nyo pa yan. Yun naman po yung kuha naman natin. Yun naman ang kalidad naman po ng ating channel. Pagka sa pagsusubaybay niya. Kasi mayroon pong umaraan niya para maganda maging bulas. Lalo na sa panahon po ng bungahan. Ang kalamansi po ngayon, mahal ang kalamansi. Dito sa inyo, palagay ko mahal ang kalamansi dito. Dahil aakit po eh, bababa pa. Eh pag aakit po dito, pahirapan. Kaya dito pa lang yan, baka maagad na yung kalamansi nyo. Dito po, 30 kilo. 30 po, 1 kilo? Dito. Sa palengke, 50 na. Oo, doon po sa pagdating sa Maynila, 80 na po yan. 80 na, sa amin. Opo, 80 na pagdating sa Maynila. Nakaraan sa kapatid niya. Ang kwan po rito kasi, mas maganda, total may sasakyan naman kayo pag kaya na nagbunga, kaya na dumirekta dyan sa Maynila. Mas malaki kikitain dyan. Pagka kasi ito, hayaan nyo lang po ang bayar ang pupunta dyan, babaratin lang po kayo. Mas malaki pakita po ng bayar kaysa sa inyo. Lalo na kung inosente kayo, wala kayong alam doon sa presyuan. Ganyan po ang trabaho po nila. Eh kami, bagamat ako, nagwa-vlog ako ng kalamansi, marunong din magbiyahe ng kalamansi. Kaya alam ko rin yung lakaran din po sa market. Kaya lang, hindi ko na po maharap yung magbiyahe. Eh, kasi nag-aalaga din naman ako ng kalamansi. Ngayon, ang gagawin na lang po natin, mag-explore na lang tayo. Yung lahat po natin, mga nabigyan nito, yun po yung atin alam pong dadalawin. Nara po doon sa pagtuturo, yung tutorial. Yung sa insecticide naman, sir, anong? Insecticide? Kahit yung karate lang, gano'n? Opo, hindi naman po kailangan dito yung matatapang pa. Kasi pagka ganito pong bata pa ang kalamansi, di naman po masyado pong matako pa sa kawan niya. Sa insecticide. Kaya lang natin minsan ginagamitan ng insecticide pagka mayroong kuto yung kalamansi. Alam niyo ang kuto, yung mga maliliit na puti. Kaya ginagamitan lang, simple lang yung mga gamot na yun. Tama, ibubulong ko sa inyo. Tapos yung mayroong tinatawag po dyan na yung natutuyo yung sanga. Yung punggus. Pang-prevent lang naman yun, yung ginagamit po natin na yun. Yung ano yung nakakabatik-batik. Opo, yung batik-batik yung dahon. Yung walang po yun. Uminsan, huwag kayong gagamit po ng herbicide na 2,4-D. Na ginagamit po sa pang herbicide po yun. Opo, 2,4-D, ayaw po nung ganyan mga malalambot, nakukulot po dahon ng kalamansi. Kahit may gulay kayo, kamatis, pag naamoy ng 2,4-D, malalanta. Ganon. Opo. May makabawi man siya, wala na. Pulot na. Pulot na po, lalo na yung sili. Ay nako, syado takot po doon sa 2,4-D. Pangalan pa lang po ng 2,4-D, nangungulot na yung dahon ng sili. Hindi po nagagamit. Ganun kabagsik po siya. Simple lang, meron naman po tayong mga gamot na ginagamit dito para hindi po siya damuhin. Para lang kasi sa malambot yun. So mga katribya, ito na po at nihatid na po natin po yung pula po ni Sir Jason. Shoutout po sa inyo pong pamilya dyan, sa inyong sambahayan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At kasama rin po natin ng inyong pong kapatid. Ayan, bunso kayo, no? Ayan. Tapos, siya po yung mag-aalaga nito para ramihin po ni Kuya ang bunga. Pero para magbubunga yan, sa ating kukuha po ng mga idea. Yan naman po ang ating pangako sa ating mga subscriber na ating po nabibigyan ng punla. Hindi ko namin kayo pababayaan pagdating po sa pag-aalaga. Pagpagdating sa pagpapabunga, dito lang po tayo, yung ating pong katribya. At shoutout na rin po natin, yung pag-subscribe na rin po yung kanyang channel. Ang pangalan po ng channel niya? Our Farm Journey. Yan, Farm Journey. Subscribe na lang po. Opo, ang kanya po nga pinaparm at yung pong dwarf. Dwarf po ako natin. Kaya po pwede po kayong mag-abit po sa kanya. At pwede po natin kunin po yung number po ni Sir para kung meron ko order po ng dwarf po ako nat. Kasi sa kanya po kayo makikipag-ugnayan. Ano po number niyo po, sir? Bali, 0905-402-4878. Ayun. Saka so, meron din kaming Facebook channel na Quality Dwarf Coconut Seedling Philippines. Ayun. Ilan taon, sir, bago magbunga ang coconut rock? Mga 3 to 4 years. Ayun, makikita na po yung bunga niya. Kagandahan po ng dwarf coconut, hindi po siya matataasan. Matataasan. Tapos,
madali mo po siyang lagyan ng buhangin. Kasi ang kalabang kasi ng coconut, yung mga polit insect, anay, tsaka po yung malaking salago ba? Uwang. Ayun, uwang po. Yan ang number one na kalaban. O, paano po mga katribya? Kaya po dati ako po si Kuya Berhel Bunaga at lagi natin tatandaan ang karunungan at ang kaalaman may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita na po tayo bukas. Bye-bye. Yeah. Dito po tayo ngayon sa San Sitio ito. Sitio San Isidro Antipolo City. City po ba ito, Antipolo? Napasubo tayo. First time po tayo nakarating dito mga katribya. Thank you for watching. God bless all. Bye-bye. Sa lugar na ito, kaso nga lang eh. Oo, matari. Pero pinondohan ng gobyerno ito, inasyundaan eh. Sabihin, meron siguro rito na maaaring pasyalan dahil inayon. Pero bago lang pala ito, ginawa. Ayan. Ito mga katribya, tayo po ay papauwi po sa atin sa bahay sa Kabyaw. At padaan po tayo ng Gapan. Ngayon, kasama po natin dito yung marami pong stranded po ng mga pasayar. First time po natin magko-commute kasi galing po tayo ng Antipolo sa paghatid po natin ng Bulla. Commute po tayo ngayon. Ito lang po yung ating makasama. Biyahing Kapanatuan, biyahing ng Gapan, stranded. Tignan natin, baka hanggang bukas na po tayo makauwi nito. Ngayon, meron pong sumasakay naman, nagsasakay naman ng bus, 700 to 800 naman ang kanilang singil. Grabe, sa panahon po ngayon ng pandemic, meron pa talagang mapagsamantala. Ngayon, ito ang mga kababayan natin, nagsasaga po ng pila na makarating at makauwi po sa kanilang mga tahanan na talaga nagtitipid para yung kanilang magiging sabit po masahe, iuwi na lang po nila sa kanilang pamilya. Kaya po, dito nga po tayo sa mahabang pila dito sa EDSA Cubao. Marami rin po kasi mga katribya po nag-uwi po ngayon. Tayo, kailangan rin po natin buwi. Kaya sa tingin ko, mukhang hanggang magdamag po kami na maghihintay. Dahil ibang paparating po na bus, huwag lang po natin kung matraffic. Nabago po kasi setup mga katribya po ng terminal. Yan po ang naging resulta at marami rin po tayo mga kababayan na uuwi ng kanikanyang mga probinsya. Di naman po na mahigpit kagaya po ng dati. Kaya lang, dahil tagsa po ang tao, kailangan po natin pumila. Ito po ang pila po namin. Ay napakahaba po nito. Ayun, haba po mga katribya po ng pila po natin. Uuwi po ng Nueva Ecija sa Kapyao. Yeah, stranded po yung ating mga pasaheros. Bagay, di naman po tayo nag-iisa at marami po tayong kasama. At yung pong ating pong mga kaibigan, kaya pagka gusto po nilang makalusot at makauwi, iba'y sumasakay po doon sa van. Kaya lang, ang pamasahe naman po dyan mga katribya ay 700 to 800. Kaya nananamantara naman po yung iba. Kaya tayo mga katribya, dito naman tayo doon sa pila, sa bus. Mura lang kasi ang pamasahe mga katribya, kahit po yan aircon. Baka nasa 200 plus ang pamasahe pauwi po doon sa amin. Yun, marami na nga po yung ating mga nakapila na kanina hindi po siya umuusad para po sa wala pa itong mga bus na ito. Ngayon kasunod po yung parang dumarating, kaya unti-unti naman po tayong nababawasan na nakatribya. Ayan, mga katribya, grabe po ang ating maghihintay. At kanina pa po tayo naghihintay ng ating pag-uwi. Ito, unti-unti naman po siyang buusan. Kaya lang buusan, pag-umlang. Napakahaba po ng pila. Ayan. Pang lima po tayong pila doon sa dulo, hindi po sa unahan. Ito sa umpisa po natin, sasakay po yung ating mga kasama rito. Iba-ibang lugar, Bulacan, Gabang, Kapanatuan, Karamihan. Dito pa uwi po ng Kapanatuan. Na tayo, magagabang po tayo para doon tayo na lang bumaba. Hindi na lang po tayo ng jeep pang madaling araw. Ayan, hanggang doon po yan. Kaya mahaba rin po ang pila ng mga paseros. Ito po, kaya naman po pala ganito. Dahil bawal pala sa araw yung mga bus. Pinagbawal daw ng
dito sa Maynila. At yung mga biyahe lang ay panggabi. Kaya talagang todo sakripisyo ng ating mga commuters magpauwi sa kanilang probinsya. Mahalaga naman siguro, mahalaga naman po dyan, makauwi po tayo sa ating pampahay. Kaya pauwi na tayo mga katripya at ito yung standing position. Mahalaga yung makauwi lang po tayo sa ating pong bayan. Pagandahan naman po nito, yan. Sa solid for not, hindi lang po tayo nag-iisa. Marami po tayo mga kasamang nakatayo rin. Ganyan po kahirap ngayon sa Maynila pagka magko-commute. Bawal po ang bus ngayon sa araw. Puro sa gabi ngayon ng biyahe. Kaya mga commuters ay talagang parusa talaga. Pero wala tayong magagawa. Yun po ang pinatupad. Nagkasusunod na lang po talaga tayo. Taste-taste lang. Sa Malaga, makauwi.